isang magandang buhay na naman ang sana sumapit sa ating ngayong araw, mga kapatid, no? Sa lahat ng mga datna ng video na to, makikita natin dito kung paano magbago ang isang astig, isang siga, isang mayabang na tao. At sabi niya nga, nabubuhay siya sa mga negative comments. Hindi natin na inaasahan yung mga pangyayari sa buhay araw-araw. Maraming mga dumadating na pagbabago sa ating buhay araw-araw. Dito sa video na to, makikilala natin ang isang napakasiga. Tinatawag nilang siraulo, tinatawag nilang baliw, badas, at kung ano-ano pa. At kung ano-ano pang negative comments ang tinatawag sa kanya. Ngayon, makikita natin kung paano siya magbago, kung paano siya humingi ng tawad sa mga nagawa niya ng kung anumang bagay na hindi maganda. Kaya naman, sama-sama nating panoorin si Kiki Matos, isang kilalang badass at mayabang na tao. What's up, YouTube? What's up? Gusto ko lang i-explain na itong mga nakaraang araw, may nagbago sa akin. Ang sarap pala, no? Na pag ang comment sa'yo ng tao, puro positibo. Tapos ang gusto nila makita sa'yo ay puro positibo. Akala ko lang kasi nung una, mabubuhay ako sa bashers eh. Mabubuhay ako sa negative comments. Pero recently, nagkaroon ng pagbabago. Hindi ko rin inaasahan, hindi ko rin sinasadya. Nakita ko yung reactions ng mga tao, nakita ko yung comments ng mga fans. Nakakataba ng puso pag sinasabihan ka na maganda. So recently, iba ang pakiramdam ko. Ngayon, itong vlog na to, gusto ko lang gawin tong vlog na to para sa isang tao. At yun si Kiefer Bros. Aaminin ko, may bumabagabag sa dibdib ko, sa isipan ko, ever since nagkaroon kami ng alitan ni Kiefer Bros. Humingi siya ng tawad sa akin noon. Tinanggap ko, pero ako lang yung matigas, ako lang si tanga na parang astang maangas na parang hindi marunong magpatawad. At aminin ko, pagkakamali ko yun. Kumbaga, hinahabol na ako ng konsensya ko. Kaya gusto kong ibigay sa'yo to ngayon, Kiefer. Kiefer? I'm sorry. Kuya Kiko, isa lang masabi ko sa'yo. Opa kita. Kitang-kita naman sa mukha ni Kiko Matos, no? Yung talagang taos sa puso na paghingi niya ng sorry kay Kiefer Bros. Talaga namang kitang-kita mo, sinserong-sinsero siya sa kanyang paghingi ng tawad, paghingi ng sorry. Hindi kagaya nung iba dyan, tago natin sa pangalang Brusco Bruce. Magsosorry pero napakaraming pinagsasabi, pinagkukwak-kwak pa, pinagkuputak-putak pa. Ganito dapat ang magsorry. Ganito dapat. Kung magsosorry ka, wala nang ibang sasabihin pa. I'm sorry, that's enough. Kaya, Brusco Bruce, eto na yon. Gayahin nyo tong si Kiko Matos. Dati kinaiinisan ng marami itong si Kiko Matos, pero dahil sa ginawa niya na to, napakabaraming bumilib sa kanya, napakaraming humanga kay Kiko Matos. Kayo, yung mga pinagsusorry nyo, napakaraming nag-unsubscribe sa inyo. Kaya sana ganito yung gawin niyo, at wala nang iba pang panunumbat, wala nang ibang yabang ang pinagsasabi. At sa lahat ng mga video nyo, tigilan nyo na yung mga patama kay Boy Tapang. Kiefer Bros, I'm sorry sa nangyari sa atin. Nais kong humingi ng tawad sa'yo.
sa kung anong man ang nangyari noon sa atin. Alam ko ikaw humingi ka na ng tawad sa akin. Pero ngayon gusto kong isukli sa'yo yung paghihingi mo ng tawad sa akin. Diba? Kung talagang itatanim mo dito at saka dito yung sinasabi ni Kiko Matos, talagang maninindig yung mga balahibo mo. Tingnan mo yung mga buhok ko pala. Mga buhok ng katawan. Maninindig talaga. Sapagkat totoong totoo, kilalang kilala mo siya bilang isang siga, bilang isang mayabang, tapos ganito yung sasabihin sa social media. Talaga namang hindi mo talaga akalain na ganito yung gagawin ng isang Kiko Matos, na halos lumhod siya sa kanyang kinalalagyan para lang manghingi ng sorry kay Kiefer Bros. Ganito dapat ang gawin ng Brusco Bros, hindi yung puro yabang. Dahil hindi naman mahalaga ngayon kung sino yung tama at kung sino yung mali. Ngayon ang mahalaga yung magkaayos. Sa tingin ko ito ang mahalaga talaga yung magkaayos tayong dalawa. Aminin ko, nagkamali rin ako. Hindi tama yung ginawa ko sa'yo. At alam rin natin lahat na nagkamali ka rin, pero tao lang tayo. Gusto ko lang ipakita sa tao, sa mga fans natin, sa fans ni Kiefer, at sa mga kabadas natin dyan, hindi porket nagkaroon ng alitan yung dalawang tao, hindi porket nag-away yung dalawang tao, ay wala ng pag-asa para maging magkaibigan sila. Hindi porket nagkaroon ng samaan ng loob, ibig sabihin nun, wala ng pag-asa para magbago. Ngayon, Kiefer, kung hindi mo patatanggap yung paghingi ko ng tawad sa iyo, maintindihan ko. Tanggap ko tapos puso kong tinatanggap yung paghingi mo ng tawad sa akin. Yun din, ganun din yung hinihingi kong sorry sa iyo, pinatawad mo na ako. Kaya ngayon, simulan natin yung panibagong yugto ng pagkakaibigan nating dalawa. Pero gusto ko lang kasing ayusin tong gusot na to. Ang gusto ko lang magkaayos tayo. Kasi hanggang ngayon, marami ako natatanggap ng mga comments na tama lang yung ginawa ko kay Kiefer, na kesyo hindi maganda yung inasta ni Kiefer. Gusto ko lang kayo sagutin, hindi rin tama yung ginawa ko. Kaya sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nagko-comment, ang kung ano-ano masasakit na salita sa akin, sa kanya, hindi namin kayo mapipigilan sa mga gusto nyo sabihin sa amin. Dahil yan kayo, hindi namin kayo kayang i-please ang bawat isa sa inyo. Kayo yan, kaya maraming salamat pa din kahit anong sabihin nyo sa... Pareho kaming mali. Ngayon, hindi pa naman huli ang lahat. Gusto ko lang ayusin to. Kaya, Kiefer, I'm very sorry. Humihingi ako sa iyo ng tawad. Ngayon, kung mapatawad mo man ako, ayoko lang mahinto yun doon. Gusto ko ipakita sa tao na pwede rin tayo maging magkaibigan. At kung tatanggapin mo tong paghihingi ko ng tawad, Kiefer, pakita rin natin sa tao na pwede tayong mag-collab at maging maayos na mga kaibigan. Sa inyong lahat, mga kabungal at mga kabadas ni Kuya Kiko, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat dahil kahit papano nandyan pa rin kayo at handa kayong sumuporta sa amin. Nandyan pa rin kayo dahil kahit ano yung mangyari, kahit ano yung mga nangyari. Ayun lang naman ang gusto kong sabihin. Gusto ko lang rin ipatotoo yung sinasabi ko dito sa t-shirt ko. Keep the change. Panatilihin ang pagbabago. At ngayon, mga kabadas, pakuti-kunti tayong magbabago. Promise ko sa inyo yan.